Tampok ngayon sa Art Angel. Paano gumawa ng isang desk cortina? Tansan frame? Garden snakes? At ano naman kaya ang idodrawing ni Pintado? Hello! Kamusta sa lahat ng mga batang Art Angel? Oras na naman para lumikha, magsaya at matuto. Recycling ang tema ng episode natin ngayon. Ibig sabihin, ang gagamitin natin para sa ating mga art projects ngayong umaga, yung mga bagay sa bahay na gamit na. Tama. Yung mga akala natin pakalat-kalat lang sa bahay, magkakaroon na ngayon ng bagong silbi. At mabawasan yung mga akalat natin sa bahay. Tama! Eh, ano bang ating unang art project? Ang una natin gagawin ay isang disc cortina. Wow! Eh, ano pong kailangan natin ihanda dyan? Maghanda na! Lumang discs or mini discs, puncher, puffy paints, at fuzzy wires. Ano po? Yun na to! Yun lamang! Kaya't game! Simulan na natin! Yay! Kasama uli natin si Ate Faith Cuneta. Habang nagpo-prepare si Ate Pia saka si Crystal ang kanilang obra dyan, tutulong muna si Ate Faith sa atin. Kamusta kayo ulit, mga batang Art Angel? Oh, Ate Faith, ano bang ating gagawin? Ano po ang step? Gagawa tayo ng disc cortina. Disc cortina? So, mangongolekta kayo ng mga disc na hindi nyo na ginagamit tulad nito. Yan, siguraduhin yung hindi nyo nagagamitin, ha? Tapos, gagawa tayo ng butas sa magkabilang side ng disc. Dito? Oo. Anong gamit ang puncher, okay. Syempre. Yun. Oo. Tapos sa kabilang side naman, na dapat magkapantay sila, ha? Dapat magkatapat. Magkatapat. Yan. Yan. Magkatapat sila. Gawa tayo ng mga... Marami-rami, mga... Mga 40, 50? Kung ilan ba may ipon nyo, eh. Mm-mm. Yung mga hindi na ginagamit, ha? Oh. Mga bata. Ang idea niya na gagawa tayo ng kurtina na para bagang vertical ang pagkakasabit. Habang ginagawa ni Ate Faith yan, ako naman, lalagyan ko na ng detalye ang ating disc. Siguro gamitin natin ang mga puffy paint. Parang ganyan, no? Yan, marami na tayo na patuyo. Yan, ang dami na nating nagawang design. Sayan na, ang gaganda, ito, no? Ito, ganyan, no? Pakita ito natin. Rin, no? Mga flowers pa. Tapos, galing. Napansin ko si Ate Faith, mahilig gumawa ng mga disenyo ng stars. Oo nga, ito, eh. Gawa ni Ate Faith ko talaga star. Ayan. Because you're a star. Ang susunod na step, pagpapatungo natin yung dalawang disc na nasa labas ang design. Tapos yung mga butas nila dapat magkatapat. Ayan, parang ganyan. Tapos, kukunin natin yung ating fuzzy wire. Tapos, isusuot mo sa... Yan, ganyan. Tapos, ibubuhol. Nag-umpisa na tayong gumawa ng ating kurtina. Pagdidikitin natin ito. Yes, ganyan. Tapos, siguro sa isang stand, mga 5 na pairs ng discs. Oo, sige, sige. Para mahaba siya. Oo. Tapos, so, kung makakabuo tayo ng 5 ganito, 1, 2, 3, 4, 5... Tapos susunod naman, 4. Oo. Tuloy-tuloy nyo lang yan. Tapos mamaya, isasabit natin sa isang patpat o sampayan. Para mabuo ang ating disc cortina. Tara! Tapos ganda, na no? Ang ating grooving disc cortina. Ayan ang ginawa natin. Yung bawat strand na ginawa natin kanina, tinali natin sa ating isang mahabang patpat hanggang nabuo natin ang disc cortina. Oo, pwede nyo lang isabit yan sa inyong mga pintuan. Okay, sa pintana, Ate Faith. Oo, ang ganda-ganda, di ba? Okay. Simple lang gawin, kaya subukan nyo na rin gumawa. Okay, Ate Faith, saan mo gusto yung sabit yan? Gusto ko sa cortina kung plain lang para magkaroon siya ng ano, kulay, di ba? Para mag-pop yung kulay. Oo, ang ganda. Ganda, no? Tapos kunyan, dati. Para mabuhay yung kwarto ko, di ba? Okay, o kaya sa ano, gagayang kaya may bisita. Ano ulam? Dito sa Art Iba Pa, tuturuan namin kayo ni Crystal kung paano gumawa ng mas simpleng obrang hindi lang monkey, di pwede rin pang mami. Kaya kung nasa bahay si mami, yayain nyo na rin siyang manood. Gagawa kami ngayon ni Ate Pia ng Tansan Mirror Frame. Wow, Crystal, ano mga kailangan natin ihanda? Maganda sila ng maraming tansan, glue, tirang makukulay na papel, puncher, lumang salamin, at super glue. Yun na! Yun na, Ate Pia. Okay, game! Simulan na natin! Nagigil kami ni Ate Pia ng mga patapunang tansan dun sa tindahan. Pero siguraduhin nyo ha, linisin at hugasan mabuti ang mga tansan at patuyuin mabuti bago nyo gamitin, okay? Okay.
At Pia, ito na po ang ating unang step. Okay, game! Gamit ang puncher, bubutasan natin yung mga makukulay na papel. Okay. Ba, magkakaroon tayo ng maliliit na bilog. At syempre, Crystal, pagkatapos yung maliliit na bilog, ididikit natin dito sa ating patihayang tansan. Butas! Butas, butas, butas! Ati Pia, sa pagdidikit po nitong mga bilog na to, dito sa tansan, dapat po patong-patong hanggang mapuno po yung gitna ng tansan. Ah, oh, good idea yun ah. Sige nga. Tada! Ang cute, di ba? Ang cute naman. O ngayon, pwede natin gawin ang ating susunod na step. Idikit natin ang flat na bahagi ng tansan dito sa frame ng ating salamin gamit ang super glue. Mag-ingat kayo sa pagdidikit ng super glue dahil masyadong madikit to eh. O, baka malagyan yung inyong mga kamay. Beautiful. Wow! Ayan, tapos na ang ating tansan mirror frame. Ganda? Yeah. Ang ganda naman ito. Mga mami, simple lang pong gawin. Kaya subukan niyo rin gumawa, ha? Meron akong ginawa, Crystal, para sa'yo. Tantararan! Wow! Oh, diba? Ang cute! Iba't iba mga celebrities ang kasama natin dito sa Lights, Camera, Obra. Kaya at mga cutie kapuso, first time na dito sa tambayan. Palakpakan natin ang isa sa mga bida ng Daisy Siete, Taba Ching Ching. Walang iba kundi si Kuya JC Cuadrado! Hey! Kuya Tony Pep! Hello. Salamat at pinaulakan mo kami dito sa ating Art Angel Tambayan. Pinaganda ako pa to, Kuya. Oo nga eh. Ano bang ating gagawin? Gagawa tayo ngayon ng garden stakes. Ito yung isang sa mga dekorasyon na ginagamit natin sa garden. Garden stakes. Yung mga nakikita nating nilalagay sa garden ni Lola, di ba? Yung parang merong design sa ibabaw, tapos merong parang stick sa loob na tinutubo. Pero gagawin natin ito ngayon, kiddie style. Okay. Sa atin ng mga kabataan natin. Okay, ano kailangan natin dyan? Okay, maghanda lang kayo ng tissue tube, styrofoam, brush at pintura, puncher, sandwich pack, fuzzy wires, thumbtacks, patpat, at puffy paint. Lang? Yun lang, ganun lang kasimple. Handang-handa na tayo. Okay. Kuya JC, say it, my friend. Ready na, guys. Lights, camera, obra. Yay! Okay. Unang step. Unang step natin gagawin, maglalatag tayo ng mga dyaryo. Limang dyaryo dito. Tapos pipinturahan natin yung ating styrofoam at ang ating tissue tube. Ito yung magiging ulo natin at ito yung magiging katawan. Sige, hanap ako ng lumang dyaryo. Okay, good. Okay, right there. Susunod na step, tayo ay magpipintura na gamit ang ating makukulay na puffy paint. Pipinturahan natin ang labas na bahagi ng ating plastic pack. Yep. Ito yung parang ginagamit nila sa sandwiches eh, sandwich pack. Mm-hmm. Tapos, iba't ibang disenyo dito, makukulay na puffy paint, ito magiging pakpak ng ating butterfly. Yan. Kaya kailangan napakaganda niyan. At habang ginagawa natin yan, Kuya Tony Pet, lagyan na rin natin ng mukha ang ating styrofoam. At dahil pareho ang design ng magkabilang pakpak, nakasmile si butterfly. Yes. Okay. Okay. Ang gagawin naman natin ngayon ay, eto na, uumpisa na natin buuin ang ating butterfly. Gamit ang puncher, bubutasan natin itong tube. Yan. Tapos, magpasok ng fuzzy wire. Dito, kalahati lang siguro. Ako, tama-tama, fuzzy wire ang gamit mo, Kuya Tony Pep. Sasabayan na rin kita dito sa ulo. Pitan natin, kakalahitin natin yung fuzzy wire para sa ating antena. Antena. Susuksok na natin dito yan. Okay. Sa akin naman, pipilipitin lang natin ang fuzzy wire ng ganito. Tapos, itutusok natin ang ating styrofoam. Parang ganyan. Tapos, yep. Tignan natin yan. Nakakita natin yung antena. At yung isa pang antena. Isa.
Look at that antenna, Kuya Tony. Yeah. It's a thing of beauty. Ito na yung ating katawan ng butterfly. Yep. Meron pang ulo. Ang ating ulo. Fuzzy antenna. Mm-hmm. At syempre, hinanda mo na, Kuya Tony Pet, ang ating may design na kapakpak. Ang gagawin natin ngayon, kakabit na natin yung tube dito sa pakpak. Ano? At syempre, dahil nabutasan mo na yung tube, ubutasan din natin yung parehong layo nung dalawang butas sa magkabilang dulo. Para magkatapat. Para magkatapat. Yan. Mamarkahan muna natin siya. Puncher. Kayo mga kidika puso, maaari kayong makaisip ng iba't ibang mga hayop o mga insects na pwede nyong gawing garden snake. Siguro, dragonfly, kaya ibon. At gamit syempre ang ating single hole fastener. Dahan-dahan. Next step! Siyempre, para masabit na natin dun sa garden natin, Nako, lagyan na natin siya ng stick. Okay. Pero gagamit tayo ngayon ng thumbtacks. Mag-ingat sa thumbtacks. Ingat lang kayo sa mga thumbtacks, mga kidika puso. Bubutasan natin, lalagay na natin ngayon yung stick. Yung patpat. Yung patpat. Yung dulo ng patpat, doon natin ilalagay. Okay, tapos ang ating butterfly garden snake. Nako, may sorpresa pa tayo sa ating mga kidika puso. Oh, gumawa pa tayo ng isa pa. Oh, ito may ginawa si Kuya JC. Tutubi naman. Oh, yun. Ayun, ito siya. Yun, may tutubi garden snake at butterfly garden snake. Maari nyo na itong itusok sa inyong mga halamanan. Sa mga garden, okay na okay yan, di ba? Ang galing ni Kuya JC, ah. Madali lang, Kuya Tony Pet. Mga kidika puso, simple lang gawin, di ba? Kaya subukan nyo na rin gumawa. Okay, salamat Kuya JC. Maraming salamat. Thank you. Thank you, my friend. Thank you. Oras na naman mag-drawing kasama ni Pintado! Pintado? Okay na okay si Pintado ah. Kumusta ang iyong linggo? Okay na okay daw, sabi ni Pintado. Hulaan niyo kung ano o sino ang ito-drawing ni Pintado mula sa iba't ibang mga hugis, letters, numbers, at kung ano-ano pa. Okay, game! Handa na ba lapis mo? Handa na ba lapis mo, Pintado? Game! Unang step! Pintado, guhit ka naman ng isang bilog na may parihaba sa gilid. Okay, salamat ha. Tapos, guhit ka naman ng isang pakurbang linya sa ilalim at sa bandang gitna ng parihaba. Tapos, tingnan nyo, nilagyan niya ng oblong ang mga dulo nito. Pangatlong step, gumuhit naman si Pintado ng isang oblong sa bandang ibabaw ng parihaba. Pang-apat na step, sa bandang likuran ng parihaba, gumuhit naman siya ng isa pang bilog. Tapos, nilagyan niya ng dalawang oblong ang gilid nito. Panglimang step. Panghuling step ay gumuhit naman si Pintado ng maliliit na mga bilog sa mga dulo ng oblong. Tapos, nilagyan pa niya ng mga tatsulok sa gilid. Nahulaan niyo na ba kung sino o ano ang dinodrawing ni Pintado? Parang meron na akong idea eh. Maya-maya lamang, papakita sa atin ni Pintado yan. Okay, Pintado. Pakilinawan mo na ang mga linya gamit ang marker. Maya-maya lang, salamat. Maya-maya lang ay dadagdagan na niya ng detalye yan. Tapos, eto na, magbubura tayo mamaya. Mukhang tao yung dinodrawing ni Pintado. Para may suot yung tao. Yung tao may hawak na parang lata. Pero parang lumang lata. Tignan niyo dinodrawing ni Pintado. Parang may mga iba't ibang mga basura. Aha! Alam ko na yan. Nag-drawing pa siya ng mga bilog na maliliit tapos palaki ng palaki. Bubbles! Nasa ilalim siya ng dagat. Tama daw. Okay, tapos ka na ba, Pintado? Okay, mag-umpisa ng magbura! 1, 2, 3. Linis nga. Okay, tapos ka na ba, Pintado? Tapos na ba kayo? Palapakan ang mga sarili niyo! Palapakan natin si Pintado! Woo! Nakapag-drawing kayo at si Pintado ng isang scuba sorero. Tama ang narinig niyo. Scuba sorero. Yan yung mga taong nangunguha ng mga basura at kalat sa ilalim ng dagat. Kailangan natin sila para mapanatili nating malinis at maganda ang ating karagatan. Wow! Okay ah! Mas maganda pag may kulay. Kulayan nyo na rin ha! Simple na mag-drawing. Magsanay para gumaling! Okay ah! Yay! Huwag kalimutan ang 3M! Opa!
magligpit ng gamit, magpulot ng kalat, at maghugas ng kamay. Para di magalit si nanay at tatay sa mga kalat natin sa bahay. Tama! Art sa'yang lumikha, art sa'yang matuto. At laging tadaan dito sa Art Angel kung kaya nating isipin. Kaya nating gawin! Ako si Crystal, ang iyong classmate at kalaro dito sa Tambayan. Ako naman si Kuya Tony Pet, may hawak ng Art Angel Activity Book. Ang inyong kabarkada sa Art at Saya. At ako naman si Ate PR Kanghel, nagabang sa Books 3 and 4, ang inyong Art Angel. Ta-da! Gagawa natin po.